Hello mga kapatid. Discuss natin ngayon ang about sa conquest ng level 85 dungeons sa MU Legend. First off, we're gonna do armored shield. Armored. Mga tropa. Unang-unang tatandaan ninyo dito, kailangan nyo palagi ng talisman. Wala kang talisman, huwag na kayong magtangka. Talaga namang masisira loob nyo rito. Well, basically yung ginawa natin dito is tayo ang taga-gamit ng critical damage, which is the Venti talisman. Yan, easy lang. Tapos na agad. Dito tayo magkakaroon ng medyo matindi ang laban kasi kailangan dito is cooperation, coordination pala. Well, cooperation na rin. Dapat may Discord kayo para madaling mag-coordinate ng kung anong gagawin. Well, kami kasi matagal na kami magkakasama, so alam na namin yung mga gagawin namin kahit walang Discord. So, dito sa dungeon na to, yung Abyss, ang kailangan na talisman is yung Cursed Sword. And kahit isang member magdala ng Piercing Eye para sa mga hidden switches. Hidden bitches. No, nakita nyo kung anong ginawa ng mga DL. Basically, hindi ako gumawa nun si Sera. Kasi tamad ako. Yan, nilulure namin yung mga mobs. Then, second wave to. Makikita nyo, second wave. Nantay namin. Tagal na mag-response. Kaya sobrang lakas ng mga kapi ko. Yan, inantay lang namin. Yan, paglabas nyan, kill lang ulit, burst. Ang combo is pabilog pa rin. Sa mga DPS, mga heater, required yung Cursed Sword and then yung Pabi combo. Kasi marami ditong Invi Co-op, Sakri. Maglalaro ko yung MU Legends, so alam nyo na yun kung ano yun. Basically, ang dali lang naman. Tingnan nyo yung video. Patayin lang yung mga sirain lang yung mga statue. May key na icon sa ulo. So, papasabugin mo lang yan. Grabe mga kapi ko. Si Yoja and Zach David. Talagang mga yan, dekalidad na mga characters dito sa Order server. Sa C server. Yan, kailangan mo ng piercing eye para makita yung switch na yun. Inunahan ako ng tropa dahil agaw trip siya. So, yun. Ayan. Pinatay. Sige pa! Andar-andar. Tatanga-tanga wandar. Yan, basically, dapat yung ilure lahat ng mobs patapos isang burst lang para hindi sayang yung mga talisman count. Kasi hindi naman forever yan. Walang forever. Sabi nga ng mga Jejemons. Oh, yan. So, lure. Well, basically, Sera dito yung tanker namin na, ano, na DL. Kaya nako, pump-up lang. Bansin lang dyan. So, tamang damage-damage lang. Alam mo, may damage talaga. Dito sa patch na to, wala talaga sa DL yung meta. Talagang wala kaming damage, man. Talagang shielder talaga dapat. Pero ako matigas ang ulo. So, 200 lang tayo, sir. Ayan na nga. Ayan, makita nyo naman, nilure sa gitna yung ano, mga mobs to clear them up. Tapos, ayan, papatayin ulit yung statue. Dalawa yan, kabilang side. So, ayan, tapang tapangan. Masakit yan. Masakit yung mga apoy-apoy na yan. Pakainan yan.
Sakit yan. Ouch. Yan, sa kabila. Meron pa. Well, basically, kung low-level character ka, ang hirap mag-survive dyan sa mga apoy na yan dahil masakit eh. So, yan. After yan, merong imbi. Imbi co-op dyan sa gitna, which is madali lang pag merong ang curse sword. And then, yung pabi combo, pag kinamit mo, waknet ang mga mama. Yung dito sa stage na to, yan, ilure mo lahat ng mga mobs dyan sa taas. Kahit ka, yung siga ka dyan, pero pag hindi ka nag-iingat, makamatay ka dyan dahil masakit yung mga yan. Sa DL, medyo mag-survive ka sa ibang characters pag under-equipped. Sure deaths ka dun. Saka kung tanga ka maglaro, patay ka pa rin kahit malakas yung gamit. Yan. So, after nun, clear, may naiwan ang mouse, hindi namin pinansin, sa plato kami. So, yun, nilulure ulit dito yung mga mobs. Then, eto na nga. Yan, umaariba na si Yoja. Siya yung talagang deep, main DPS namin dito sa party, which is yung SB character niya. SB number 1. Dito kami sa Anbu, medyo meron kami dito ng catch place na number 1. So, masanay na kayo, palagi kong sinasabi yun. Hindi kayo masanay, wala akong pakialam sa inyo. Basta kami, Pinoy kami. Kung gusto niyo ng English, basahin niyo yung text. Ayan, sa pagkakit dito sa taas, ganun pa rin, combo, first sword, then papi. Wipe them out. Yung kita mo naman yung sak David namin, sir. Gigil na gigil. Yung easy, Bogati. Ayan, pasok sa loob ng boss. Ito nga pala yung main party. Apat lang kami. Bari dapat lima ang maximum sa party. Pero dahil KJ kami, apat lang kami. Hindi, joke lang kasi walang nagre-reply masyado sa guild ng mga panahon na yan na ginagawa yung video na yan. Ayan, easy lang yung boss. Pag natanggal yung shield, burst, and it's all over. Next is corruption ata ito. Oo, corruption nga. Tama ba? Corruption. Abyss of corruption. Dance-dance lang. Tamang pa-hype. Sera, Aksep, ano ba yun? Ayan, yeah. Asok sa loob. Ano pa rin sa dalawang dungeon na to, yung Abyss of Blood and Corruption? Hindi ka naman magbabago ng build. Talagang yung talisman mo is cursor. Kung gusto mong piercing eye, which is great kung may mga hidden switches. Pabilon. Detror, minsan ginagamit nila. Ewan ko kung saan ginagamit dito, pero nga. Dito sa level na to, kailangan mo agad makakuha yung switch na yun para matanggal yung mga apoy-apoy dun sa saeng. Which is pag mga low level yung kasama mo, waknet lahat yan. Yo! Grabe. Grabe yung Tito Dave mo. Sak David ngayon sa araw na ito, which is January 8. Siya yung top 1, men. Top 1 yan, men. Number 1. Yan, dito pagkakit sa taas, ganun pa rin. Cursor, and then Pabi combo. Kailangan mo i-clear yan, yung nasa taas na hindi aura na stat na totem. Then, meron dyan switch na, ayan, makita nyo naman. Ginamitan ng piercing eye para makita. Hindi siya maklik, pasaway. So, nabuksan na pala. Tama! Ito sa boss na to, medyo tricky to kasi kailangan mong i-lure siya palabas. Pag pinilit mo dun sa loob, medyo masakit yun.
madaming mobs doon. So, gagawin dyan is, ang ginagawa ko is, pag ako nag-lure is, yung tremor lang, then, click-click lang ng, ano, ng rugards para lang mahit yung boss. Yan, kailangan mo ulit ng piercing dyan, and, kung di nyo siguro nakita kung makita sa video, yung meron doon, ano eh, invisibility na aura. Kailangan mo munang i-curse sword yun para matanggal din yung piercing eye para makita yung switch. Dito sa level na yan, ganun pa rin yung combo. Mayroong mga invi, sacrifice. So, curse sword and pabi pa rin ang gagamitin mo dyan. It's easy na dito sa party na to, sa sobrang lakas na ito, man. Hindi na nila kakayanin to. Sobrang nalis. Yeah. Ito naman ang ginagawa ng aming tanker na dito. Talagang hila lang, sir. Pag mayroon mga oblivion, tamang iwas ka dyan kasi wala kang skill dyan sa loob. Ito ang pabibo. So yan ang ginagawa ko. Natiming ko yung tremor ko sa gitna ng dalawang statue para hindi sayang yung skill. Hindi rin ako masyado nag-hit kasi tinatamad ako. Pero back in the days na ginagawa namin to as hindi pa namin alam kung ano yung mga gagawin, talagang pinakapapa namin. Medyo matagal, and then kailangan talaga magpasakitan ng kamay to. Natapos namin to in 45 minutes or more. Back then, wala pa kayong masyadong under-equipped pa kami, wala pa kayong makalisman na kailangan. Pero dahil sa thrill seeker kami, kahit na wala kayong mga talisman, tinatry namin tapusin itong mga 85 dungeons na napakahirap noon. Ngayon, napakadali. Lalo na pagka naka-full transfer ka. Yun. Okay, pasaway ka. So, yung itong daanan na to, kailangan mo ng immunization. Kailangan mag-immune para makadaan dyan. Damage reduction kung kailangan din para ano. Dito, kailangan mo lang naman i-clear yung masusi. Masulit lang yan sa pabi. Isang burst lang. So, umus ka agad dyan. So, ang laki ng silbi ng pabilon. Kung sino pa yung mga walang pabilon dyan, kailangan po yun, mga sir. Dito sa boss, yan, easy lang. Anong lure-lure lang. Kung may sacrifice, ang ginagawa ko dito, in-on ko na kagad yung first sword ko kasi tumatalab, pumapasok naman yung damage mo kahit na sacrifice. Yan, hindi ko, sakto lang rin yun. Ginagawa ko na, pinapabi ko na yun para maubos na agad. Kasi lahat naman kami nakapabi, so basically, ang dali lang nun kasi yung pabi ng mga kampi ko nakalaan sa boss. Know your role sa paglalaro na ito. Hindi lang basta pasapasok ko sa dungeon tapos wala ka namang gagawin. At least kahit paano may gawin ka. Yun lang yung ano. Kasi kanya-kanya ng role. May DPS, merong some shit na gano'n. So yung boss na to, yan. Saglit lang yan. May shield siya, so hindi pa siya tinatablan. Basic to pagka nawala na yung shield, waknet na yan. See? So that's it. Please like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Peace out. And rule number one.